bakit tayo nasasaktan? Nasasaktan tayo kasi nagmahal tayo ng maling tao. Aww. What's up mga kagarap? So for today's video, as assumption about Alway Kibasi, this vlog is contained for fun only. So and guys, ang tagal na po tong vlog na to. So this is the third part of Q&A question about myself. So ayun nga guys, pinagbibigyan ko kayo. So ayun nga guys, so let's start. So what's up mga kagarob? So welcome back to another episode of my vlog. So for today's video, ayun nga, as assumption about Albert Tigas. Please, ayun guys, before anything else ha, may shoutout pala muna tayo. Si shoutout si Rex Explorer. So subscribe na po kayo sa channel niya. So ayun guys, so ayun mga kagarob, ready na po ba kayong pakinggan ng mga katanungan niyo about for myself. So let's do this. Start. So mga kagarobs, ang una nating babasahin na question ito si Jalel Mondala. This is my batchmate in college. So, ayun, ito yung tanong niya. Hello, Bert. Ito ang tanong ko. Ano po ba ang secret mo noon sa mukha mo? Kasi ikaw lang yung pumuputi noon sa ating classmate noong college days tayo. Sabi mo yung secret mo, yung bar na tops na lagyan ng blue ng kalamansi. For me, Jalel Mondala. That's my secret is fans na cream, and then I'm using gago! Salika papaya green. So ayun na, maintain lang po, laging naghilamos ng mukha. And tapos, so ngayon lang if napapansin nyo, kasi lagi akong nagpupuyat. So, ang dami kong pimples. Look at this, please. Aww. Ito, ang daming pimples ko. So ayun na, ayun nga, nagpupuyat lagi ako, nanonood ng YouTube. So, ayun nga, pimples na ko talaga ngayon. So, parang, ayun nga. So, ayun nga, Jalel Mondala, that's my secret. So, use, maglamos ka lang ng mukha kung galing ka sa labas. And then, ayun nga, gumamit ka lang ng salka papaya o kaya use calamansi if you want to kuminis pa ng mabuti. So, ang next na magtatanong si Tepsi Renz Montayo. So, shoutout sa'yo, Tepsi Renz Montayo. And ang tanong niya, parang humuhugot siya dito. Napapagod po ba ang mantika? Kasi kadalasan pag niluluto ako, pag kukuha ako sa mantika, tulog na eh. Renz Montayo, napapagod ang mantika. So, napapagod siya kasi sawa na siya magmahal. Kasi alam mo rin, so tayo kapag ang isang tao kapag wala na siyang care sa iyo o kaya hindi ka na love niya. So ayun, wala na ang feelings na namamagitan sa inyo. Nararamdaman di makalapit sa diyan. Feelings na namamagitan sa inyo, kaya minsan kailangan mo siyang pakawalan kasi hindi ka pwedeng mag-martyr sa kanya, hindi ka pwedeng mag-move on ka na kasi pwede tayo. Yun lang rin yung advice ko sa iyo, Renz Montayo. So ito na naman si Ate Bien, shoutout sa iyo Ate Bien Lamontad. So ito yung tanong niya na unbreakup. Grabe naman yung mga katanong nila mga kagarok. Sobrang napakahugot. Sobrang binigyan nila talaga ng intense ng puso mo kung paano yung mga katanungan sa sino. Ito yung tanong ni Ate Bien. Shout out sa iyo Ate Bien. So next time Ate Bien, sana mag-vlog tayo ng food vlog kasi gusto ko din yun yung food vlog. And then, kain sa mga kahit anong mga restaurant na bago. So ayun, tanong niya.
bakit wala ka nang kailangan kita? Char, Ate Bien, wala siya nang kailangan ko siya. Wala siya nang kailangan ko. Dahil, ewan ko kung busy ba siya or something may pinagkakaabalahan or something busy lang sa work. I don't know what's that feeling kung bakit kailangan, bakit may mga taong ganyan. Kung bakit tayo, lagi nila tayong sinasaktan yung mga puso natin. Yun nga, Ate Bini. It's sad to say lang, di ba? Kaya mas mabuti na maging single na lang kasi mas happy pa. So ang next na magtatanong, ayun nga, ang next na magtatanong si Darlaw Ann, si Ate Darsto. So ito yung classmate ko din ng college ako. So shoutout sa'yo, Ate Darsto. This is your question. Nakamove on ka na po ba? Yes, Ate Dars, nakamove on ako sa lahat ng utang ko, sa lahat ng nananakit sa puso ko. I'm already nakamove on ako. Tatag na yung puso ko. Ano na. So, kaya nang bumukas ulit, joke. Oh my gosh, stop muna tayo dito kasi yung ring light ko parang humihila na. So, ayan. So hello mga kagarap, so ayun na kagarap, si continue na natin yung mga Q&A question aside from about myself. So ayun, next na natin magtatanong si Cheska Manalo. Shoutout sa'yo Cheska Manalo, ito yung tanong niya, tatak sa puso, wow charo. Ano ang nakapag-inspire sa'yo para gumawa ng YouTube channel? Ang nakapag-inspire sa akin, Cheska Manalo, na para gumawa ng YouTube channel, ito yung parang, alam mo, bigla ko lang naisip siya, na-inspired ako gumawa ng video para, alam mo, yung parang naisipan ko last time, parang naisipan ko lang ng isang araw na, sabi ko parang gusto ko nung gumawa ng video na about mag-travel vlog o kaya mag-food vlog. Parang ganun, parang gusto kong i-share sa ibang tao or sa mga viewers ko kung ano talaga ako sa sarili ko, kung ano yung kaya mong gawin, ano ang yung kaya kong gawin pa sa sarili ko. Yung parang, alam mo, yung parang sabi ko, why not? Hindi ko din gawin to. Ginawa nila kasi kaya ko din to. Sabi nga, try ko gumawa ng mga video na, for example, unang in-upload ko kasi yung mga nagre-review ako dati, mga product, about mga beauty products. And then, next naman yung food vlog ko. So, enjoy ko naman. So, enjoyin mo lang yung sarili mo. Kung saan ka masaya, dun ka. Kaya nga, huwag natin pigilan yung sarili natin. Tapos, ayun nga, na-inspire ko lang gumawa ng mga video kasi sabi ko, parang gusto kong ganyan magsalita sa camera sa honest to tell you lang mga hagarop, so mahihain po talaga ako. So ayun nga, minsan yung ko. Parang confident ako humarap ngayon sa camera ko, sa camera, parang hindi na ako nahihiya. Kasi yung first time ko mag-vlog, parang nahihiya pa ako. So ayun nga, tiwala lang sa sarili. Tapos, kung gusto mong isang bagay, kaya mo putin yan. Ayun nga. Tapos ang next follow-up question, Cheska Manalo, shoutout sa'yo. Sino yung idol mong YouTuber? Ang idol kong YouTuber, si The Hungry, si Ranyan Wanderer. So ayun nga, kilala siya nga bilang si Bessel po yung... Meron siyang ata YOLO store, ata Milk Tea YOLO store. So, idol ko po talaga siya kasi ang dami niyang natulungan ng mga mamayang Pilipino kahit hindi siya Pilipino or iba siyang lahi. So, ayun na, napsayo, Bissel or kaya si The Hungry Seranian Wanderer. So, si Ivan Fit. So, shoutout sa'yo, Ivan Fit. Ang tanong niya, gusto mo ba ako? Char. Anong magagawa? Laging natutulala. Gusto kitang maging kaibigan. Gusto kitang maging karama if ever may problema ko. So, I like you. Yung point.
sa next magtatanong i-shoutout sa'yo, Carmurata. Ito ang tanong niya, na heartbroken ka na po ba? Yes, yes, Carl. Na heartbroken ako, paulit-ulit na akong sinasaktan, paulit-ulit na akong umaasa. Kaya, ayun nga, Carl. So, masakit man, so, kailangan mong tanggapin. Sabi nila, palang araw darating ang si Eduardo Arcibal. So, shout out sa'yo, Chef. So, ayun nga. So, i-promote ko lang saglit. So, si Chef Eduardo Arcibal, dati kong dati kong kawork yung jowa niya dati, si Miss si Chona Marcima. Siya mo napakabait yun sa akin. So, ayun nga. So, if ever na may gusto kayong umorder ng pansit palabok o kaya yema or mga ang sarap ni Chef, yun magluto. So, ang napakasarap talaga ni Chef. So, Chef Eduardo Arcibal, contact niya lang yan sa messenger niya. Ito ang tanong niya, pag namatay po ba ang uod? Noo din po ba? Tsaka, nakakailang suka sa pag-vlog mo? Yes! Pag namamatay ang uod, namamatay din eh. Minsan kasi, ang feelings ngayon, kung saan nawawala, uod pa ba na hindi siya maglalaho? Yes, namamatay ka. Sabi niya, tsaka, nakakailang zone ako daw sa vlog ko, Chef Ars Eduardo Arcibal. I'm to tell you that na 100 times na ko nagso sa vlog ko. Ayun nga, Chef. Tapos next na magtatanong si Antonit Calibod. So, shout out sa iyo. This is my cousin. So, ang tanong niya, bakit tayo nasasaktan? Nasasaktan tayo kasi nagmahal tayo ng maling tao. Tapos last na magtatanong yung si Joanna Marie. So this is the finale of our question. Ang tanong niya, ito talaga, wow, English. Tanong niya, what is the biggest achievement so far in your life? So Joanna Marie, sasagutin ko naman ito ng Taglish, so don't worry. So the biggest achievement in my life is char. So I know that na the biggest achievement in my life is nakapag-work ako sa 5-star hotel, and then ito din yung the sickness, yung pagbablog ko kasi dito ko na-express yung stress ko, or dito ko na yung parang dito ko nahanap yung sarili ko, kumbaga dito ako naging masaya kung nabuburd ako, tapos dito ko na naipadama yung anong nasa hinanakit ng puso ko. Ano yung dapat mong i-express? Ano yung dapat mong ipalabas? Or yung damdamin mo na kaya mong madami naman ako na-achieve. Ayun nga na, Joanna Maria. So, ito na nga, and the biggest achievement so far in my life, yung nakapag-travel ako, char, saan ba, ibang bansa ba, nakapag-work nga ako sa high-end 5-star hotel, and then, nakapag-gawa ako ng mga bidyong kalukuhan yun. So, ayun nga, Joanna, it's sana we hope na mga kagarops nag-enjoy kayo sa video na to. So, don't forget to like, share, and subscribe. If ever may mga comment kayo, comment down below lang in the description box. And huwag mong kalimutan mag-subscribe, magpakalang legendary na kayo mga kagarops dito sa channel ko. So, ayun guys, ayun mga kagarops, kung may gusto kayo ipagawa sa akin, comment down below lang po. And thank you for watching, and see you for my next video, and bye-bye.